pagbabalik ng probinsyado, mga kababayan. Nandito naman po tayo usapang tuklas po, atin pong tuklasin ang mga nakatagong kayamanan sa ating bansa upang ito ay ating mapapakinabangan at makaahon sa hirap ang ating mga kababayang Pilipino na kung saan ay talaga naman pong naghihirap. Nais po nating ibahagi ang ating kaalaman at tuklasin upang malaman at maintindihan ng ating mga kababayan na kung saan ay maaring hindi alam ang ating sariling yaman na kung saan naapak-apakan po sa sariling bayan. So, usapang tuklas po mga kababayan, bago po natin alamin ang mga sekreto ng ating bansa, bago natin simulan, nais po nating mag-shoutout po muna sa mga taong sumusuporta po sa ating channel. Shoutout nga po pala kay Majuvi Cubs. Maraming salamat sa iyo sa iyong pagsuporta, at kay Rusin Kranz Estrella Family, at kay Las Vegas, Nevada from abroad. Thanks for watching nga po pala. Maraming salamat po sa panunood. Ngayon, umpisahan na po natin ang ating talakayan po tungkol po sa mga sikreto na maaaring makapagbigay sa ating mga kababayan ng magandang ideya upang makatuklas sila ng kayamanan na kung saan napak-apakan sa sarili nating lugar o bayan. Pag-usapan po natin mga kababayan muna ang historia po ng ating bansa noong nakalipas na mga panahon. Ako po ay magbabahagi ng kaunting kalaman tungkol po sa mga naunang history na kung saan ay maaaring hindi alam ng ating mga kababayan. Noong una po mga kababayan, ang history po ng Pilipinas ay napakayaman po natin sa ginto. Yan po ang patunay na kung saan ay sinasakop tayo ng mga bansang Kastila at ang mga bansang Hapon. Pati ang mga Amerikano ay nanakop na rin sa atin sapagkat tayo po ay napakayaman. At ang history po natin mga kababayan ay maging ang hari ng Israel noong unang panahon na si Haring Solomon sa Biblia ay ang tinutukoy po na upir ay ito po talaga ang bansang Pilipinas. Atin pong tuklasin po ito mga kababayan at ibahagi po natin ang tungkol po sa pagtuklas ng ating kayamanan. Alam nyo ba na ang bansa natin ay sagana sa ginto na kung saan ay maaaring hindi ninyo alam? Ang ating pong bayan mga kababayan, ang bansang Pilipinas ay napalibutan ng isla na kung saan 7,100 islands o mahigit pa, na kung saan ay puno ito ng mga natural resources at mga ilog at napuno pa ng bulkan. So yan po ay napakagandang tuklasin mga kababayan sapagkat ang ating pong bansa ay napuno po ng isla na kung saan ay napapaligiran ng yaman. So pag-usapan po natin mga kababayan ang ating topic na kung saan ang mga ginto na kung saan ay nakakalat lamang sa ating mga ilog. So ang ginto sa ilog po ang ating pag-uusapan. Sa mga bansa po ng mga Amerikano, sa mga bansang Europa, hindi sila nahihirapang kumuha sa kanilang sariling likas na yaman sapagkat sila po ay matalino at may mga gamit na kung saan alam nila kung saan nakalagay ang kanilang mga nakatagong kayamanan. Tayo po ay mahirap at hindi natin alam kung paano ito tutuklasin sapagkat wala tayong kaalaman at wala tayong sapat na kagamitan upang tuklasin ito mga kababayan. Pero ang ating mga sinaunang mga ninuno mga kababayan ay alam po nila kung paano ito kukunin sapagkat ang history po ng ating bansa ay ang ating mga ninuno na kung saan ay nagmula sa mga dato na kung kagaya kay Lapu-Lapu at sa iba pang mga dato noong unang panahon ay sagana po sa ginto, may mga kuruna po silang ginto ay mga at mga built na ginto at kung ano-ano pa, mga pulsiras at saka mga alahas na kung saan ay ginagamit po sa kalakalan noong panahon po ng mga dato. So alam nyo ba na ang mga dato noong unang panahon ng ating mga ninuno ay napakasagana sa ginto na kung saan kanila lang pong pinupulot sa ilog ang mga ginto. So, ang mga ginto po na kinukuha po ng ating mga ninuno noon ay sa ilog lang po na kung saan ay nasa gilid lang po ng ilog. Maging sa ngayon po ay
sagana pa po ang ating bansa sa ginto. Subalit hindi po alam ng ating mga kababayan sapagkat naibaon po sa limot ang mga sikreto na kung saan, paano at kung paano kukunin at kung paano miminahin ang mga nakatago na kung saan ay nasa sarili nating mga ilog. So, ang ating pong tatalakayin mga kababayan ay yung mga ginto po sa ilog na kung saan ay maaaring hindi ninyo alam ng ating ilog po pala at mga sapa ay puno po ng mga sikreto. Ang sapa po mga kababayan at ang malalaking ilog ay mayroon po talagang ginto at hindi nawawala ang ginto nito sapagkat ang sapa po mga kababayan ay dumadaloy po ang baha sa tuwing umuulan at sa tuwing umuulan ay pumupunta po ang ginto sa tabi ng ilog na kung saan ay hindi natin alam. Yan po ang kadahilanan ng mga una nating mga ninuno ng mga dato ay marunong po silang kumuha ng mga sikreto at marunong po silang magmina sa gilid ng mga ilog na kung saan ay nakalimutan po ito sapagkat ang mga Pilipino po ay na-focus sa pag-aaral at ang pag-aaral ay nawala po ang kanilang mga namanang kaalaman tungkol po sa pagmimina ng mga kalikasang yaman na kung saan ay hindi natin alam sa ngayon. So mga kababayan, ang ating po palang mga ninuno noon ay marunong talaga silang kumuha ng mga sikreto sa mga ilog na kung saan nandyan lang po ang mga kayamanan. So ang mga ginto po mga kababayan ay nasa tabing ilog lang po. Kahit sa ang ilog po sa panig ng ating bansa ay mayroong nakatagong mga sikreto ng ginto. Ito po ay tinatawag na gold dust na kung saan ay sumasama sa baha. Kapag bumaha po ang ilog natin mga kababayan ay may ginto po yan sa gilid na sumasama na nandyan lang po sa gilid sapagkat ang ginto ay hindi umaalis sa gilid sapagkat mabigat ito po ay nagpapagilid lamang. Kaya ito po ay maaring magbigay sa inyo ng sapat na kaalaman at ideya upang kayo po ay magmimina sa mga sapa at ilog. Kapag kayo po ay makakita ng sapa at ilog, tiyak may ginto po sa gilid nito sapagkat ito po ay dinadala ng baha na kung saan galing sa mga kabundukan at ang mga ginto po ay nasa gilid ng ilog. Paano natin malalaman na may ginto po sa gilid ng ilog? Ito po ay ating malalaman sa pamamagitan po ng pagkuha ng sampol at i-ano natin sa takip ng kaldiro at atin po itong miminahin at susuriin ang mga tinatawag na maiitim na gold dust na sinasabi na gold dust. Ang gold dust po kasi mga kababayan ay hindi kulay yellow. Ito po ay talagang maitim na kung titingnan mo ay parang powder na kung saan maiitim. Ito lang po ay malalaman ninyo mga kababayan ng ginto kung inyo po itong hahaluan ng mercury sapagkat ang mercury po ay ihiwalay niya at susunugin niya yung mga ibang klaseng mga minerals na kung saan ang matitira lang po ay ang ginto. Katulad po ng mga ibang chemicals na kung saan ginagamit sa pagtunaw ng mga ginto kagaya ng cyanide ginagamit din po sa paghihiwalay ng ibang metal at ibang mga dumi na kung saan po pwedeng ang matira na lamang po ay ang ginto. So yan po ay ating maibabahagi po ng mga sa ating mga kababayan yung pong pagmimina sa mga gilid ng mga sapa at ilog na kung saan sagana po tayo sa ginto at nakalimutan na po natin sa ating isip ng ating mga ninuno noon ay kumukuha lamang ng ginto sa gilid po ng mga sapa at ilog. So ang ating pong mga ninuno na mga dato po noong unang panahon ay kumukuha po talaga sila ng ginto sa may sapa at ilog na kung saan tinatangay mula sa baha, mula po sa mga iba't ibang kabundukan na kung saan pumupunta po sa gilid ng ilog. So sana po ay may naibahagi tayo ng mga kaalaman tungkol po sa paghahanap po ng kayamanan na kung saan ay maaaring makapagbago po sa inyong buhay at maging sa aking buhay kung ako po ay makapasyal at makapunta po din ako sa mga ilog na malalaki at sa mga sapa po na malalaki. So maraming salamat po sa panunood at sana po ay mayroon na naman tayong
natuklasang aral po sa panunood po dito sa aking video. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod nagbabahagi.